Dekada-dekada na ang lumipas simula nang mangyari ang kwento na ito. Nagsalin-salin na lang sa lahi nila Benedict ang kwento na to, hanggang sa kanyang napagpasyahan na ikwento sa ating channel. Dear Commander, ako po si Benedict, tubong Negros Oriental. Matagal mo na akong tagapakinig. Minsan ay na-shoutout mo pa nga ako, kaya't masayang masaya ako. Nang dahil po rito, sa'yo ko isinulat ang kwento. Ito naman po ay merong permiso mula sa pinakamatanda sa amin ngayon. Hindi man siya ang saksi sa mga nangyaring yon. Yung kanyang ama na lang. But anyway, sisimulan na po natin. Nangyari ito sa kapanahunan nang tayo ay sinasakop na ng mga dayuhan. Sa gitna ng kaguluhan, walang mapuntahan ang lolo ng lolo ko. Natawagin na lang po natin sa pangalan na Lolo Ompong. Palipat-lipat kasi sila, Commander. Tatakbo sa kabilang bayan kung saan hindi pa ito nararating ng mga dayuhan. Kapag dumating na ang dayuhan, kanya-kanya na sila ng lisan at kung saan-saan sila napapasok. Hanggang sa isang gabi, nang sila ay naninirahan sa ilalim ng kuweba, nagulat na lamang sila dahil meron silang narinig na kakaibang tinig na nakanina pa nagpapaikot-ikot sa kanilang tinutuluyan na kuweba. Ano yun? Nay! Tay! Ano yun? Wika ng Lolo Ompong. Ano ba yun, Ompong? Ano ba yung maingay na yun? Sabi ng kanyang ina. Huwag niyong intindihin yun. Wala yun. Sabi naman ng kanyang ama. Nagpatuloy lang sila sa pagpapahinga dahil batid nila kinabukasan na nariyan na naman ang mga dayuhan. Hindi lang sila ang nananahan sa ilalim ng kuweba nung mga oras na yon. Merong magkakaiba't ibang pamilya ang naroroon. Hanggang sa bandang alas dos ng madaling araw, nagulat na lamang sila dahil yung isang pamilya ay nagsisigawan. Hindi naman ito kalayuan sa kanila. Pinagsisigawan nilang merong daw nangangagat sa kanila. Hindi naman nila ito makita dahil sa dilim ng kuweba. At nung magsindi ng suloy yung isang tao, dito nila nakita na merong isang napakalaking ibon ang nakatungtong sa mataas ng bato habang ito ay nakatingin sa kanila at dumidila-dila pa. May aswang! May aswang! Sigaw ng isang tao. Nakita rin noon nila Lolo Ompong ang itsura ng aswang. Tila ba gutom na gutom ito. Ang kinagulat pa nila dahil nagsalita raw yun ang wika kasi kaparehas ng kanila. Pasensyahan na lang tayo. Gutom din ako. Ang kaibahan natin, pwede akong kumain ng katulad nyo. Tawa ng aswang. Maya-maya pa, lahat ng mga tao roon ay napilitan magsigsilabas ng dahil sa banta ng aswang. Ang pinuntirya kasi ng aswang, yung babaeng hindi makatakbo dahil ito ay mukhang manganganak na. May sumigaw na lalaki. Asawa pala ito ng babaeng buntis. Pinagsisigawan niyang siya na lang daw ang kuhanin. Huwag na raw ang kanyang asawa at ang kanyang anak na nasa sinapupunan pa ng kanyang asawa. Isinasakripisyo ng lalaki ang kanyang sarili upang mabuhay ang kanyang asawa at anak. Ayoko sa'yo! Mabaho ka!
sabi daw nung aswang. Huwag ang aking bubuoyin pamilya. Ayoko nga sa'yo. Ang gusto ko, yung batang wala pang kasalanan sa mundo. Ang nangyari, Commander, lahat ng mga kalalakihan doon ay mga nagtulong-tulong upang maitaboy ang aswang. Yung iba kumuha ng mga naglalakihang bato at yung iba naman ay merong mga sari-sariling gulok upang ipanglaban sa aswang. Pinagsisigawan din ng mga kalalakihan na tao ka lang din, hindi ka namin dapat nakatakutan. Alam namin na taga rito ka lang, kaya't walang pangamba na nakikilala ka namin ng personal. Yun ang sinasabi ng mga tao. Sa kabutihang palad, naitaboy naman nila yung aswang. Ganun pa man ay nag-iwan ito ng mga matitinding kalmot sa mga taong natutulog kanina. Pagsapit ng araw, nariyan na naman ang putukan. Senyales na dumarating na naman ang mga dayuhan. Inay! Inay! Gising na ho! Nandyan na yung mga dayuhan! Sigaw ng Lolo Ompong. Madali nilang tiniklop ang kanilang mga gamit at mga nag-alsabalutan silang lahat. Mabuti na lamang at hindi sila nasundan ng mga dayuhan dahil may humarang sa kanila na isang grupo ng mga kalalakihan. Kitang-kita rin noon ng Lolo Ompong na yung mga lalaking yon ay tila ba bakal ang katawan dahil sinasalo ng mga ito yung pinakakawalang bala ng mga dayuhan. Yon ang isa sa dahilan kung bakit nakatakas ang pamilya nila Lolo Ompong at ng iba pa sa panghahabol sa kanila ng mga dayuhan. Sila ay napasok sa kaloob-looban ng kabundukan. May araw pa noon, pero halos hindi mo matanaw ang sikat ng araw sa loob ng kagubatan. Nakakatakot naman dito, pero mas nakakatakot sa kapatagan. Kailan ba titigil yung mga dayo na yan? Wika ng Lolo Ompong. Nakita nila yung isang pamilya na may kinakausap na isang matandang nakasuot daw ng mahabang kulay pula. Tapos yung kanyang ulo ay merong sarong. Sino yun? Naitignan nyo. Meron silang kausap. Sino yung matandang yun? Tsaka paanong... Teka, wala naman tayong kasamang matanda kanina tsaka hindi naman ganyan ang kasuotan ng mga kasama natin. Teka, lapitan ko nga. Lolo, kasama ho ba namin kayo kanina? Kasi parang hindi yata eh. Hindi talaga, iho. Gusto nyo bang mabuhay? Aba, oo naman. Siyempre, kaya nga kami tumatakas eh. Tamang-tama ang bilang nyo. Kasyang-kasya kayo sa kubo ko. Halay kayong lahat. Sumama kayo sa akin. Dito, hindi kayo maaano. Nagtiwala sila rito, Commander. Nagulat sila sa sinasabing kubo. Paano sila magkakasya doon? E napakaliit lang daw ng kubo. Na kung susumahin, kasing lapad at kasing taas lang daw ito ng jeep owner noong araw. Tatang, may tanong ko lang ano? Paano nyo ho kami mapagkakasya dyan? Eh mukhang pang isang kalabaw lang po yata pwede dyan eh. Sumama kayo sa akin sa loob. Pero tatang, wala nang pero-pero. Tatang, sandali lamang. Ako ang tatay ng batang ito. Paano mo kami mapagkakasya dyan? Eh napakarami ng aming bilang. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Aba siyempre. Sino ba namang tao ang hindi maniniwala sa Panginoon? Kung ganon, sumama kayo rito. Ah, sandali. Liliwanagin ko lang sa inyong lahat.
Hindi ako Diyos, ha? Wala naman po kaming sinasabi, tatang. Lahat sila ay isa-isang pumasok sa loob ng tahanan ng ermitanyo. Nagulat sila kasi pagpasok nila, napakaluwang daw ng loob. Hindi mo maiisip na maluwang pala ang loob nun kasi kung titignan mo sa labas, talaga namang napakaliit tapos sira-sira pa. Ang kinagulat pa noon nila Lolo Ompong. Yung mismong loob, yung mga gamit doon ay purong gawa sa ginto. Ba teka! Ginto to ah! Teka, tunay ba to? Lahat ng mga naririto ay tunay. Lahat ng mga yan ay ipon ko. Alam ko naman na maski isa sa inyo ay walang magtatangkang magnakaw ng akin mga kagamitan na antigo. Eh tatang, tinatanong ko lang naman po kung tunay. O siya, sige. At nakaluto na ang aking mga kasama. May kasama ho kayo rito? Meron. Sige na. Tara na at alam kong nagugutom na kayo. Sa kabilang banda, dito pala ang kainan. Nagulat pa sila dahil yung mga sinasabing kasama ay mga naggagandahang mga babae. Tessie, nakaluto ka na ba? Nakaluto na po ako. Magaling. At nariyan na ang ating mga bisita. Nang kumain sila, kain na walang mulat na tila ba wala ng kinabukasan. Ang hinanda kasi sa kanila ng ermitanyo, yung mga naglalakihang isdang kung tawagin ay Taiwan. Masarap ba ang pagkain? Tanong ng ermitanyo sa lahat ng tao roon. Lahat naman sila ay umayon at nagpasalamat pa rito. Marami mang nagtataka sa kanilang kaisipan. Ipinagsawalang bahala na lang nila ito. Dahil ang importante sa kanila, lahat sila ay ligtas sa tirahan ng ermitanyo. Kung tapos na po kayong kumain, halika kayong lahat dito dahil tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tatang, ano ba yung hawak nyo? Hawak ko ay Biblia. Naririto lahat ang mensahe sa atin ng Ama. Baayos ah. Sige po, makikinig ako. Nagbasa pa nga noon yung ermitanyo ng mga iilang talata na hawak nito. Maya-maya pa, narinig na nila yung sunod-sunod na putukan at sigawan batid ng mga ito na yung mga dayuhan ay nariyan na. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding takot pero pilit silang pinakakalma ng ermitanyo at sinasabing huwag silang mag-alala dahil kahit anong gawin daw ng mga dayuhan ay hindi sila matutuntun nito. Pero paanong nangyari yon, tatang? Paano? Makikita lang nila yung maliit pong kubo. Kalma ka lang, iho. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. Tatang, sige. Ngayon mo po ipakita sa amin ang iyong kapangyarihan. Sabi ng tatay ni Lolo Ompong. Nang mas lalo nang lumapit ang putukan, lalo na silang kinakabahan. Pero ang ermitanyo ay nakatayo lamang at nakahawak sa kanyang tungkod na lumang-luma na. Sinong gustong sumama sa akin sa labas at may ipapakita ako sa inyo? Teka, sandali lang tatang. Bakit naman kami sasama dun? Nariyan na nga yung mga dayuhan. Di nakakita tayo. Magtiwala lang kayo sa akin. Ako po, gusto kong sumama. Aba, buti pa ang batang ito. Kay bata-bata pero buo ang loob. Halika iho. Opo, nandiyan na po. Sumama rin noon si Lolo Ompong. Dahil nagbabaka sakali ito na baka nga totoo yung sinasabi ng ermitanyo na sila ay hindi matatagpuan ng mga mananakop. Kitang-kita ni Lolo Ompong
na yung mga mananakop ay tila babulag dahil dinadaanan lang ng mga ito yung kubo ng ermitanyo. Huwag kayong mag-iingay. Huwag kayong lilikha ng ingay. Opo. Opo, tatang. Napatunayan ni Lolo Ompong na talagang mahiwaga ang buhay ng ermitanyo hanggang sa bumalik na sila doon sa kaloob-looban. Nakita nila. Dumaan lang dito ang mga dayuhan. Pero hindi nila tayo nakita. Eh tatang, yung kubo mo, bakit hindi man lang nila nakita? Tanong ng isang matanda. Kaya po hindi nila ako nakita o ang aking kubo. Dahil ang kanilang mga mata ay bulag pagsapit sa aking nasasakupan. Ganun ho ba tatang? Ganun na nga po. O siya nga pala, napapansin ko na marami kayong katanungan sa inyong mga kaisipan. Magtanong kayo isa-isa at sasagutin ko ito nang may halong katotohanan at walang halong kalukuhan. Tatang, ako po unang magtatanong. O sige bata, ikaw na ang mauna. Totoo po ba na yung mga kagaya niyong ermitanyo ay pinabayaan na ng pamilya? Kasi totoo po bang meron po kayong hinahanap sa kabundukan na mga ang tawag doon? Mutya. Opo, yun, mutya. Bakit alam mo ang mutya, iho? Narinig ko lang po kasi sa lolo ko. Nasaan na ang lolo mo? Eh, sa kasamaang palad po. Nakakalungkot man po isipin. Wala na po siya. Kahapon lang po. Yung katawan niya nga po eh, napabayaan na namin. Ganun ba? Opo. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang kaguluhan. At kapag nagkataon, kukunin natin ang mga katawan ng ating mga mahal sa buhay. At siya nga pala, yung iyong tinatanong kung totoo bang meron kaming hinahanap na mutya. Oo, totoo. Kagaya ko, isang ermitanyong ilang dekada nang nananahan dito. Alam nyo ba na kaya tayo hindi nakita ng mga dumating na mananakop dahil sa mutya na taglay ko? At hindi lang yon, marami pang iba. Maraming kayang gawin ang mga taglay kong mutya sa katawan at idagdag pa rito ang aking kakayanan sa lihim na karunungan. Teka po tatang, alam nyo napakahiwaga ho pala ng buhay nyo, no? Sa totoo lang, parang nagkakaroon ako ng interes. Alam mo, ang pagiging ermitanyo ay hindi biro. Isasakripisyo mo ang mga mahal mo sa buhay. Mas pipiliin mong sapian ng lungkot. Mas pipiliin mong mag-isa kesa makasama sila. Yan ang mga dinanas ko sa mga panahong yon. Tatang, ako naman ho magtatanong. Anong pangalan mo, iho? Ako ho si George. Ang aking katanungan, ano pa ho ba ang inyong mga kakayanan? Kasi nakapagtataka pala. Dumaan lang ang mga dayuhan. Pero ni maski isa sa kanila ay wala man lang nakakita sa atin. At ang pinakamatindi sa lahat na aking pinagtatakahan, napakaliit ng kubo mo pero pagpasok sa loob, napakalawak at hindi mo makikita ang labas. Siguro George, nakakalimutan mo na merong hagdan. Oo. Pero totoo ba talaga ang kapangyarihan? Hindi ba dapat ang Panginoon lang ang merong kapangyarihan? Napakaganda ng tanong mo, George. Sige at sasagutin kita ng katotohanan. Hindi ba sa lupa ay nagkalat ang mga kalaban ng Panginoon, ang mga demonyo? Tapos po? Kung sila ay nagkalat dito, pues ang ating ama ay nagsugo rin ng mga katulad namin
upang labanan ang mga masasamang gawa ng demonyo. Naintindihan ko na ho, tatang. E ano naman hong masasabi nyo pagdating sa aral ng mga nasa simbahan? Hindi ba isinugo rin sila ng Panginoon? Tama, isinugo rin sila ng Panginoon. Pero ang kaibahan namin sa kanila at ang kaibahan ng lahat, magkaiba ang trabahong iinatang sa amin. Sana'y naintindihan mo, George. Meron ho akong hindi naiintindihan. Pakiulit nga ho yung inatang. Ang ibig kong sabihin, ang inatang sa mga tagapakalat ng salita ng Panginoon ay mga pare. Kami, ang inatang sa amin ay yung magtanggol ng mga taong sinasamantala ng mga katulad ni Satanas. Napakaliwanag po ng sinabi nyo. Naniniwala po ako na totoo nga palang hindi lang ang mga tagasimbahan ang isinugo ng Panginoon upang ikalat ang mga salita ng Panginoon. Salamat tatang sa paliwanag. Walang anuman, George. Baka meron ka pang katanungan. Marami pa ho. Pero huwag muna ngayon. Huwag po muna. Nagpapasalamat ang mga tao at ang pamilya nila Lolo Ompong sa ermitanyo. Dahil sa loob ng isang linggo, hindi sila natuntun doon ng mga dayuhan. Buong akala nga nila ay tuluyan na silang maliligtas. Pero meron pa palang problema. Dahil isang gabi, narinig nilang may umaangil at bumubulaho ito sa loob ng bahay ng ermitanyo. Naya! Itay! Narinig nyo? Parang ganyan yung angil sa kuweba! Sabi ng lolo. Nagising din ang ibang mga tao roon dahil nakapagdadala ng matinding takot yung bumubulahaw na angil sa loob ng bahay ng ermitanyo. Huwag kayong matakot! Huwag kayong matakot! Ako ay naririto! Tatang! May aswang! May aswang! Sabi ng isang babae. Nakita nila yung aswang naroroon sa hagdanan. Hanggang dyan ka lang. Alam mo ang kaya kong gawin. Subukan mong lumapit dito. Natitiyak ko sa iyong malulusaw ka rito. Hindi nakinig yung aswang sa sinabi ng ermitanyo, kaya't nagtapang-tapangan itong bumaba sa hagdan. Maya-maya pa yung aswang na lumalapit ay bigla na lamang napaluhod at nagwika ng Anong meron dito? Anong meron dito? Sinabi ko na sa'yo na malulusaw ka pag napunta ka rito. Kung nagugutom ka na, pwede bang maghanap ka ng ibang makakain? Huwag ang kapwa mo Pilipino. Hindi naman po ako makikikain sa inyo. Eh ano? Makikililim lang po ako. Makikililim lang ako dahil patay na rin ang aking mga mahal sa buhay. Ipinatay na ng mga dayuhang mananakop na yon. Maaari ho ba tatang ermitanyo pagkatiwalaan niyo po ako? Buksan niyo po ang pintuan. Tanggalin niyo po ang mga pangontra dito. Hindi maaari. Hindi mo ko kayang utuin. Lumayas ka rito, aswang. Hindi ako nagtitiwala sa mga katulad nyo. Kung tatanggalin ko ang lahat ng mga pangontra dito, edi, libre ka nang kumain ng mga bakwit. Lumayas ka rito. Bibilangan kita ng 10. Kaunti na lang malalasog na ang laman mo dahil sa sobrang tatapang ng mga pangontra ko dito. Umatras yung aswang, kaya't wala itong nagawa. Makalipas lang ang ilang oras, meron na namang mga nagdatingan na iba pang mga aswang. Nagtanong noon si George sa ermitanyo kung paano nakita ng aswang yung kanyang tahanan. May tanong ko lang ho,
Akala ko ho ba hindi ito nakikita ng mga ganyan? E paano ho nila nakita ang inyong tahanan, Tatang Ermitanyo? Maaring nagkulang na ako sa proteksyon sa labas, kaya't nakita ng mga aswang. Hindi ko kasi masyadong naasikaso na dahil alam nyo naman ang dami nyo rito na aking pinaglilingkuran. Samahan pa nung isang lalaking mukhang may pagtingin sa isa kong kasama rito. Iho, halika nga rito. Anong pangalan mo? Ako ho si Benny. Benny, may pagtingin ka ba kay Tessie? Sino hong Tessie? Si Tessie, ang isa sa kasama ko rito. Tatang Ermitanyo, nagugulat nga ho ako kasi napakaganda ng mga babae rito. Bakit? Nandito po sila. Nasaan ang kanilang mga pamilya? Gusto mong malaman ng totoo? Ang lahat ng mga kababaihang yan ay hindi ko pinilit na dito manirahan. Dito sila nanirahan dahil gusto nilang matuto ng lihim na karunungan. Mas may tiwala pa sila sa akin kesa sa mga nagngangaral ng Biblia. Kasi sila ay delikado raw. Alam naman natin na yung ibang mga pastor ay gumagawa ng hindi maganda. Ganun ho ba? Kaya pala mas pinili po nila rito? Tama ka ng sinabi doon, Benny. May pagtingin ka ba kay Tessie? Hindi ho. Doon po sa isa yung medyo mataba. Ha? Ano pong nakakatawa? Ang nakakatawa kasi, Benny, yung tinuturo mo ay meron ng asawa at anak. Paano ho nangyari yun? Akala ko mga dalaga tong mga to. Hindi siya dalaga. Siya lang ang bukod tanging hindi dalaga. Ano yun? Nako naman ha. Talagang wala kayong kadala-dala. Nalingat lang yung Ermitanyo dahil sa tanong ng batang si Benny. Nakahakbang na ng dalawang hakbang yung mga aswang na kanina pa nagtatangkang pumasok. At makikita mo sa itsura ng mga ito yung gutom na kanilang nararamdaman. Bakit hindi yung mga dayuhan ang kainin nyo? Bakit kami pang mga bakwit dito sa kuweba na ito? Sigaw ni George. George, hindi to kuweba. Bahay to ng Ermitanyo. Maski bahay, maski palasyo, maski kubo. Lumayas nga kayo ritong mga aswang kayo. Mga wala kayong magawa sa buhay ah. Kapwa tayo Pilipino, tayo-tayo pa ba ang magsusubukan? Sige, kainin nyo kami. Sa gutom na nararamdaman namin, hindi na rin namin kayo sisinuhin. Kakainin na rin namin kayo! Nang sabihin ito ni George, tila ba natakot ang mga aswang? Kaya't dali-dali silang mga nagpulasan. Narinig pa nga ng lolo yung sinabi ng isa. Kakainin daw tayo! Ha? Akala ko tayo nang pwedeng kumain! Sila din ba? Sabi daw ng isa sa mga aswang. Oo, kakainin namin kayong lahat! Sigaw naman ng tatay ni Lolo Ompong. Yun ang isa sa ikinatakot ng mga aswang. Hindi natakot ang mga ito sa pangontra ng Ermitanyo, maging sa banta ng Ermitanyo. Kinabukasan, peaceful na ang lahat. Walang ingay, walang putukan, kaya't mas pinili ni Lolo Ompong na lumabas muna ng kanilang tirahan. Paglabas niya, nagulat siya kasi meron daw batang nakaupo sa gilid ng tahanan ng Ermitanyo. Bata! Bata! Yung batang yon ay nakasandal tapos umiiyak. Nilapitan ito ni Lolo Ompong at kinausap. Nanay. Hoy, bata, halika rito. Baka makita ka ng mga dayuhan dyan. Wag po. Ni, halika nga. Pinilit na bitbitin ni Lolo Ompong yung bata papasok sa bahay ng Ermitanyo. Tatang Ermitanyo, yung bata po. Buti hindi siya natyambahan ng mga aswang o kaya ng mga dayuhan. Dito sa lugar ng Negros, alam naman natin na napakaraming aswang
lalo sa panahon ngayon dahil magkakalayo pa ang kabahayan at madaling nakakapasok ang mga dayuhan galing sa ibang bayan at ibang probinsya at tawid dagat. Iha, napano ka ba? Nanay ko po. Bakit? Nandoon po siya. Saan? Ituro mo sa amin, buhay pa ba nanay mo? Opo. Madali nilang pinuntahan yung tinuturo ng bata. Dito ay nagulat sila dahil yung nanay ng bata ay pinagsasamantalahan ng mga dayuhan. Itigil niyo yan! Nang sabihin ito ng ermitanyo, napatigil ang mga dayuhang mapagsamantala sa ina ng bata. Madaling kinuha ng mga dayuhan ang kanilang mga baril at walang awang pinagbabaril ang ermitanyo. Barilin niyo ako! Sige lang! At pag naubos ang inyong bala, ibabaon ko kayong dalawa sa lupa! Napatigil sa pagpapaputok ang mga dayuhan dahil ang matandang kanilang binabaril ay nakadipa pa. Tapos, ni hindi man lang yata ito tinatamaan ng bala. Kahit malapit na, hindi pa rin tinatamaan ng matanda. Ano, ubos na? Nagsalita raw yung dayuhan gamit ang kanilang lengguwahe. Pero, hindi nila ito maintindihan. Hanggang sa yung isa sa mga dayuhan ay naglagay ng kutsilyo sa dulo ng baril at akmang isasaksak sa leeg ng ermitanyo. Pero nagulat silang lahat sa nangyari. Yung isang dayuhan na sasaksak sa leeg ng ermitanyo ay bigla na lamang nanigas yung katawan. Nabitawan nito yung kanyang baril na merong kutsilyo sa dulo at humawak sa kanyang dibdib na tila ba hindi ito makahinga. Heto pa ang pinakamatinding nangyari doon. Yung dibdib ng dayuhan ay biglang nawarak. Kitang-kita noon nila Lolo Ompong na yung puso noon ay naging bato. Diyos ko! Tatang, anong klaseng kapangyarihan meron po kayo? Paano naging bato yung puso ng dayuhan? Wika ni Lolo Ompong. Marami pa akong kayang gawin. Kung tayo ay magkakasama ng matatagal, labis nyo kong makikilala. At ikaw naman, anong tinatanga-tanga mo dyan? Natulala ka na, no? Ganyan kami rito sa pulo ng Pilipinas, kaya hindi nyo kami pwedeng maliitin. Kung gusto mo pang mabuhay, lumayas ka na rito. Mukhang naintindihan yata ng dayuhan yung sinabi ng ermitanyo, nang dahil doon yung dayuhan, binitbit yung kanyang kasamang warak ang dibdib. Napakasarap tignan na ang mga dayuhang umaalipin sa ating bayan ay tumatakbong parang daga. Matapos nun, dinampot na nila yung nanay ng bata. Mabuti na lamang, buhay pa yung babae. Sino ho kayo? Anak, halika rito anak ko. Inakap niya yung kanyang anak na umiiyak. Isinama nila ito sa tirahan ng ermitanyo at pinakain, binihisan. Nung mga panahon na yun, Commander, yun lang naman ang nangyari sa kanila hanggang sa humupa ng humupa yung digmaan. Doon na sila inabutan ng napakaraming birthday at ng kung ano-ano mang selebrasyon. Kapag merong nagbe-birthday sa kanila, ang ginagawa ng ermitanyo, isinasama sa kagubatan yung taong may birthday at kasamang manghuhuli ng mga baboy ramo upang ilitsyon. Pagdating naman kasi, sa ulam ay napakarami dahil hindi naman kalayuan doon yung isdang hulihan. Tapos marami ding iba't ibang gulay at mga prutas na pwedeng makain doon. At ang pinakahuli, napaliwanag ng ermitanyo dahil merong nagtanong, paano niya raw nagagawa o natitiis ang ganitong klasing buhay? Marahil nagtataka kayo kung paano ko natitiis ang ganitong buhay. Uulitin ko, ako ay isang ermitanyo at tinanggap na ang ganitong klase ng kapalaran. At kung itinatanong niyo naman kung paano ko nagawa ang mga ito,
ang sagot dito dahil sa tulong ng Panginoon. At kung itinatanong nyo rin kung hindi ko ba naaalala ang aking mga mahal sa buhay, sino ba naman ako para hindi makaalala, hindi ba? Sa totoo lang, dumadalaw pa rin ako sa kanila pero hindi nila alam ni hindi man lang nila ako nakikita o nahahawakan dahil para sa kanila, matagal na nila akong itinuring na wala na. Nakakalungkot naman po pala'y sinapit nyo, Tatang Ermitanyo. Huwag kang umiyak, iho. Ang ermitanyo ay matatag. Kailangan namin ito. At kung inyo pang itatanong kung paano ko nagagawa na hindi makita ng mga dayuhan ng aking bahay. Ganito lang kasimple yan. Dahil nga sa aking kakayanan, sa lihim na karunungan at sa tulong ng mga taglay kong mutya. At kung itatanong niyo naman kung paano ko ito napagplanuhan, kasi alam ko nang darating ang araw nung wala pa ang mga mananakop ay aking nakikinikinita na darating ang araw na ito, kaya't ito'y aking pinaghandaan. Hinanda ko rin ito para sa mga taong bakwit at lahat kayo rito, piling-pili lamang. Aminin niyo man o hindi sa akin, lahat kayo rito ay mga matitinong tao. Dahil pagpasok nyo palang alam ko na kung ano ang karakas nyo. Commander, hanggang dito lamang po ang kwento. Hindi man masyadong maaksyon pero isa lang ang masasabi ko. Na napakaswerte ng pamilya nila Lolo Ompong dahil isa sila sa napabilang sa nakaligtas sa matinding labanan. Kasi kung hindi nyo po naitatanong, nung mga panahon na yon ay napakaraming namatay sa lugar ng Negros. Kung kayo po ay mga taga-Negros, sa mga listener ni Commander na mga taga-Negros, alam ninyo ang istoryang patayan dito sa ating probinsya. Maraming salamat po. Napalunok ako dun ah. Oo nga naman. Sa pagkakaalam ko rin po kasi, nung mga panahon na yun, laganap yan eh, buong Pilipinas. Diba? Mindanao, Luzon, parang ganun eh. Sa palagay nyo. Pero napakaganda ng kwento. Sana po inyong nagustuhan at medyo mahaba po itong kwento na to. Siya nga po pala, nuulit ko, pakilike naman po ang ating video bilang tulong nyo na lang po sa akin. Isang like nyo lang, malaking tulong na po ito. At sa mga nagpapabate, sa isang video pa po natin, meron pa tayong isa, abangan nyo lang po.